Dear Manong, naniniwala po ba kayo sa multo? Kwento ko lang po sana sa inyo ang isa sa pinaka-memorable duties ko sa buong nursing life ko. Nangyari po ito nung bagong qualified pa lang ako na nurse dito sa UK. Sa totoo lang po, Manong, matapang po talaga ako. Pero di ko akalain na itong night shift na to magtatanda ako pang habang buhay. Una ko pong napuntahang ward dito sa UK, medyo acute ward po, busy talaga. Marami rin pong may edad na na pasyente, kaya talaga pong full hands on talaga. Gabi pong ito, Manong, pang-apat na night shift ko na. Gaya po ng ibang mga nurses na bago, para po kasi sa akin noon, bank is life. So, nag-bank pa po ako na pang-apat na night ko noon. Na-assign po ako sa isang pasyente na nasa side room. Itong pasyente pong ito may edad na at very poor na po ang prognosis. Pero napansin ko po, dun sa apat na night shifts ko, every time po kasi na papasok kami dun sa staff room, eh lagi ko pong madadaanan yung side room niya. At lagi pong may tao doon na may edad na rin na kausap yung pasyente. Di ko naman po na nakikita yung kausap tong pasyente na yun pag lumalabas kami doon sa staff room. Naisip ko lang po, siguro kamag-anak na yun kasi gabi na, tapos paglapating-dating namin, siguro dahil may edad na rin yung bisita, baka umuwi na rin siya kagad. Tapos na rin kasi yung visiting hours nun eh. So Manong, yung gabing yon, yung apang-apat na night ko na yon, yung umpisa talaga, swabe lang. Yung aking mentor kasi yung kasama ko and magaling talaga. So wala, swabe lang talaga kami. Kaso po Manong, pagdating ng midnight, nakarinig po kami ng arrest call. Ayan na, sabi ko, kala ko lusot na. So ayan na, arrest call. Nung nakita po namin, dun po yun sa side room na pasyente ko. So, dali-dali po kami. Kasi iniwan ko po yung pasyente na nakaupo. Although poorly siya, sabi niya, gusto daw po niya manatiling nakaupo, panandalian, hanggang bumalik ako by around midnight. Kaso po, nagkaroon nga ng arrest. Siya po pala yung nagka-arrest. And gusto mo man po namin may gawin pa ng marami, limited na rin kami Manong kasi merong DNR order po para sa pasyente. Ang okay lang naman po, siguro nangyayari talaga sa ospital. Siyempre po, merong papanaw din. Kaya lang Manong, ang difficulty nito dito sa particular na patient is nakaupo siya and medyo may kalakihan din siya. So we had to hoist the patient back sa bed. So all hands on deck po kami para maibalik yung pasyente sa kama niya. Siyempre Manong, gusto pa rin natin silang bigyan ng mga respectful and proper last offices. Pero Manong, sa totoo lang, yung first time kong maka-encounter ng namatayan ako ng pasyente. Pero Manong, maniwala man kayo sa hindi, habang binababa namin yung pasyente sa hoist, nagkaroon pa ng isang arrest call noon. At itong arrest call naman na to, dun sa bay ng kasama kong senior, yung mentor ko. So, anong sabi niya? Ikaw muna dito, babalikan kita, pupuntahan ko lang yung arrest call ko. Manong, hindi ko pinahalata, pero sa totoo lang po, mahina na yung tuhod ko. Takot na takot ako. First time.
Pero Manong nanaig pa rin sa akin yung bang pagiging nurse ko. Sabi ko, I will do my best. Kinakausap ko pa yung pasyente. Sabi ko, tutulungan kita and I will make sure I will do my job proper. Nurse kasi tayo. So, okay naman Manong, no? Nagawa ko naman. Bumalik yung aking senior at sabi ng senior ko, okay ka lang ba? Siyempre sabi ko sa senior ko, ayos lang ako, walang problema. Hindi ko talaga pinapahalata yung takot ko, Manong. Pero, meron akong narinig na sinabi ng aking senior na medyo napaisip ako. Sabi nung senior ko, dun sa isa naming colleague, alam mo, kawawa naman yung pasyente. Wala pa namang bumibisita sa kanya. Manong na naalala ko yung lagi kong nakikita ng matanda. May bisita siya lagi. Sabi naman ng senior ko, walang bumibisita sa kanya. Paano nangyari yun? Hindi pa doon natapos, Manong. Dahil ako yung gumawa ng last offices, alam ko na ang declared time of death niya, 2:58. Sinulat ko yun, Manong eh. Pero pagtingin ko sa orasan, yung computer na orasan, Manong, 45 pa lang. Manong, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Para ba akong nahilo na hindi ko maintindihan? Paano bumalik ang oras? 2:58. Tinignan ko pa yung sulat ng doktor. 2:58. Pero 2:45 sa oras ng computer. Manong, talagang ito, kinakabahan na ako. Pinagpawisan ako ng malamig at hindi na ako makatingin sa pasyente ko. Manong, hindi ako naniniwala sa multo. Pero nung gabing yun, hindi ako makaisip. Yung break ko, Manong, parang ayaw ko mag-break kasi sabi ko, baka merong bumalik. Hindi ko talaga alam. Pero Manong, nurse tayo. Tuloy lang, sabi ko. So natapos yung shift ko at okay na, nakapag-handover ako. Lumapit ako, hindi ako nakatiis, Manong, lumapit ako dun sa senior ko. Sabi ko, bakit ganun yung oras? Kinuwento ko. Alam mo, Manong, yung senior ko, tingin talaga niya sa akin, parang hindi ko maintindihan, talagang tutok na tutok siya. Sabay, tumawa siya, Manong. Sabi niya, alam mo ba, daylight saving times kagabi, umatras ang oras. Manong, yung pawis kong malamig, naging mainit, na mula ko sa hiya. Meron palang ganun. Hindi ko naman alam kasi, di ba? At ang nakakatawa pa ton, Manong, nung tinanong ko na kung sino yung bisita niyang matanda lagi paggabi, eh, membro pala yun ng staff ng ospital. Basically, membro yon ng pastoral services. So, binibisita niya yung mga poorly patients. So, yung pala, totoo pa rin na wala siya nagiging bisitang pamilya, yung ibig sabihin pala nung senior ko. Manong, kung may natutunan ako nung gabing yun, bukod sa DST o Daylight Savings, natutunan ko rin na bago kakabahan, alamin mo muna kung dapat kang kakabahan. Ay nako Manong, naging comedy tuloy yung umaga kong yun. Pero at least may natutunan ako. Sana Manong, maganda naman po yung story ko sa email nyo. Sana po, Manong, maganda naman po yung story na i-share ko sa inyo. Kasi po, napansin ko, medyo marami pong malungkot na storya ng UK nurses ang na-i-share nyo. Kau naman, napansin mo pa yun. Pero Manong, kengkoy lang talaga, pero naisip ko kasi Halloween na, kaya i-share ko to sa inyo. Alright, itong ating letter sender, medyo natuwa ako sa sinend mong email. Ha?
syempre, di naman tayong lahat na alam na natin yung daylight savings time first time pagdating sa UK. Tsaka marami talaga tayong hindi alam pagdating dito. Kaya nga magandang magtanong, mag-research, mag-message kung sa mga nauna para alam natin kung ano yung pangyayari. Nataon lang yung sayo, siguro, natsambahan ka lang, naunahan ka lang talaga ng takot. Pero, thank you very much kasi I think napasaya ako nitong email mo. So, if you have any stories like this, you may be happy, maybe something to learn from, please do make sure to send us an email. We've got our email here, info@filipinouknurses.com, or you can holler at us at Facebook or dito sa YouTube, and we will get in touch to make sure we get your story. So, always remember, Manong knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best. Subscribe to our YouTube channel, join our Facebook group, Filipino UK Nurse, sign up to our website, www.filipinoUKNurse.com.